Pero sa ngayon ay patuloy nating narinig yung chopper ng Philippine Air Force na umiikot-ikot dito sa lugar kung saan sinasabing naroon yung mga miyembro ng MNLF Misuari faction. Kahapon, ito yung naging sentro ng pambobombang ginawa ng Philippine Air Force dahil dito nga daw nasukol yung ibang miyembro ng MNLF Misuari group na sinasabing nahati na ngayon sa dalawang grupo. Kaya't patuloy yung kanilang operasyon at manaka-naka pa rin tayo nakakarinig ng mga putukan at sinasabi ng mga sundalong ating nakakausap. Ito ay mga sniper fires na nanggagaling pa nga rin dito sa mga miyembro ng MNLF Misuari faction. Samantala, walo pang miyembro ng MNLF Misuari faction ang sumuko sa mga otoridad kahapon. Kasama nila ang lima nilang bihag. Balitang hatid ni Chino Gaston. Kasama sa walong sumuko ang leader ng grupo na si Commander Salip Najil. Dalawa ay sugatan na agad namang pinagamot. Kasama rin ang limang bihag nila na pawang mga teenager. Sabi ng Zamboanga Police, sa Santa Barbara raw nagkampo ng ilang araw ang grupo ni Najil. Nagpaalam daw sila kay Ustad Shabir Malik na lilipat ng pwesto kasama ang limang teenager na ginawang human shield. Pero imbis na makipagbakbakan, nagdesisyon sila na sumuko. Sa 16 na araw ng sigalot sa Zamboanga City, hindi may tatanggi ang lawak ng pinsala. Sa Barangay Mariki, kita ang napakaraming bahay sa mga bakawan na natupok. Sa litrato, kitang may nasusunog pang mga bahay. Mga yerong kinakalawang at itim na poste na lang ang mga palatandaang may mga bahay dati roon. Sa Santa Barbara at Santa Catalina, daan-daang bahay, mga bodega at pabrika ang naabo. Ang Lustre Street, tinaguri ang ground zero ng bakbakan nitong mga nagdaang araw, butas-butas sa mga pader ng bahay, nakatumba na ang mga poste ng kuryente. Sa gitna ng malawak na pinsala, nakatayo ang KGK building, dating kuta ni MNLF Commander Ustad Shabir Malik. Dahil gawa sa konkreto, hindi ito naapektuhan ng sunod-sunod ng mga sunog. Mula sa himpapawid, kita rin ang libo-libong evacuees sa Zamboanga City Sports Complex. Maigpit pa rin ang seguridad sa lungsod. Lahat ng papasok at palabas, iniinspeksyon ng husto kay dumating na Roro mula sa Basilan. Ininspeksyon ng mga sakay kasama si Isabela Basilan Mayor Cherry Santos Akbar. Ilan ang nakita ang may dalang baril pero napatunayang mula sa mga hawak nilang dokumento na mga pulis at sundalo sila mula Basilan. Pinayagan naman silang sumakay. Actually, pati kami pinayagan din kung meron kang valid reason. Meron lang silang sinusunod na proseso na dapat inspect lahat ng PNP personnel kung talagang PNP sila. Kung merong military, chine-check din. Chino Gaston, GMA News.